Hi everyone! Welcome back to my channel. Today, gagawa tayo ng cheese bread. Pero hindi lang po siya ordinaryong cheese bread. Lalagyan po natin siya ng palaman para mas masarap po yung ating tinapay. Ang tawag po dito ay cheese bread with ube cream filling. Sobrang lambot niya at yung palaman niya, tamang-tama lang po yung tamis. Maganda pong combination sa ating ginawang tinapay at sa kanyang streusel. Hindi lang po siya pang merienda, pwede rin natin siyang gawing pang regalo. Pwede rin natin siyang gawing pang negosyo ngayon, lalong-lalong na sa bahay lang po tayo. So tara, wag na po natin patatagalin to, umpisa na po natin. Meron po tayong ditong warm milk, 1 1/2 cup. Then ilagay na natin yung ating sugar, 1 teaspoon. Then i-mix lang natin hanggang sa ma-dissolve yung sugar. Then ilagay na natin yung ating instant yeast. Then paalsahin po natin ito ng mga 5 minutes hanggang sa mag-bubbles lang siya or mag-bloom siya. Kahit instant yeast po yung gamit ko guys, pinapaalsa ko pa rin siya para malaman ko pong active pa yung akin yeast para hindi po masayang yung ating dough. Dito sa aking mixing bowl, naglagay ako ng flour. The all-purpose flour po yung ginamit ko guys. Then ipapakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-measure ng aking flour. Especially po dyan sa mga walang weighing scale. Ganito po tayo mag-measure ng ating flour para hindi po tayo mapasobra ng lagay. Then mag-scoop lang kayo gamit ang inyong spoon. Then i-level lang nyo lang siya ng ganyan. Iwasan nyo po gawin ito, yung idiretso nyo ilagay yung inyong cup sa inyong flour kasi magiging siksik po yung inyong flour sa inyong cup. So mapapadami po yung lagay ninyo, magiging dry po yung inyong dough. Pagkatapos natin ilagay yung ating mga dry ingredients sa ating mixing bowl, haluin lang natin siya hanggang sa mag-mix siya. Then maglagay lang tayo ng well sa gitna or ng butas sa gitna para ilagay naman natin yung ating liquid. Ito na yung pinabloom natin na yeast. Ayan, nakikita nyo, nag-bubbles na siya. So ngayon ilagay natin siya dito sa ating flour. Then i-add na rin natin yung ating egg. Ayan, isang egg at saka isang yolk po yung nilagay ko. Hahaluin natin siya ngayon hanggang sa ma-absorb lang ng flour yung ating liquid. Ayan, hinalo ko lang siya gamit ang aking kamay para ma-mix ko po siyang maigi. Then after po nito, i-rest po natin siya ng 20 to 25 minutes. Paalsahin na muna natin siya para hindi po tayo mahirapan mamaya mag-knead. Tatakpan natin siya ng towel para hindi po siya mag-dry. Then ngayon, after 25 minutes, ito na yung ating dough. Ilagay na natin yung ating butter. Ayan, nakikita nyo yung ating dough, medyo elastic na siya. Ngayon, kailangan po yung butter natin, softened po siya. Then inid natin siya ng 8 to 12 minutes hanggang sa mag-smooth na siya at elastic na. Ang pagmasa po, depende po sa inyong kamay. Kung mas mabilis po kayo magmasa, mas mabilis po siya maging elastic or magiging smooth. So again po, pwede po kayong gumamit dito ng mixer kung meron po kayong available. Ililipat ko lang siya ngayon dito sa aking mat para mas mabilis po natin siyang masahin. Naglagay lang ako ng 1/2 tablespoon na flour. Then maglagay din po kayo ng oil sa inyong kamay guys para hindi po dumikit yung inyong dough para hindi na po kayo mag-add ng flour. Kailangan po yung dough natin ay malambot para malambot po yung ating tinapay. Pwede rin po kayo maglagay ng oil sa inyong mat. Remind ko lang pala kayo guys, hindi po pare-pareho lahat ng flour natin. Meron pong matakaw sa tubig or yung malakas mag-absorb ng liquid. Meron din pong hindi. Pagka dry naman po yung inyong dough, pwede kayo mag-add ng 1 tablespoon na liquid at a time. Pagka wet naman po or basa, pwede po kayo mag-add ng flour 1 tablespoon at a time din po hanggang sa nakikita nyo ganito po yung texture ng ating dough or gayahin nyo lang po yung texture na nakikita nyo po sa screen. After 12 minutes, ito na yung ating dough, smooth na siya. Ngayon, i-check natin siya, tingnan natin, gawin natin yung window pane test.
Dapat po, ganito po ka-smooth ang inyong dough at ganito rin po siya ka-elastic. Pag ini-stretch na siya, ayan, medyo transparent na siya, hindi na siya napupunit. Ibig sabihin, ready na yung ating dough. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa ating bowl na may oil. Then, paalasahin natin siya ng 1.5 hours. Or depende po, pag nagdoble na po siya ng size, kahit wala pa pong 1.5 hour, pwede na po yung inyong dough. Habang pinapaalsa natin yung ating dough, gagawin naman natin yung ating ubi cream filling. Dito sa aking saucepan, nilagay ko ng lahat ng aking ingredients, maliban po sa butter. Haluin muna natin yung ating yolks at saka yung ating sugar hanggang sa ma-dissolve lang siya. Then next natin ilalagay yung ating evaporated milk. Next, yung ating condensed milk. Kalahati lang po yung nilagay ko, guys. Depende po sa inyo. Kung gusto nyo mas matamis, pwede nyo pong siyang dagdagan. Ito po yung timpla ko. Tama lang po yung tamis niya. Hindi po siya nakakaumay kainin. Then, nilagay ko na yung ube flavoring natin. Then, naglagay din po ako ng ube jam or yung ube halaya. Hindi ko lang po na-on yung cam, guys. Ayan, lalagyan nyo rin po siya para mas lalo pong lumasa yung inyong palaman. Pwede po kahit wala, pero kung meron po, mas maganda po kasi mas malasa po siya. Then, nilagay ko na yung ating cornstarch. Haluin lang natin siya hanggang sa madissolve yung ating cornstarch bago natin ilagay sa ating stove. Lulutuin natin siya, guys, sa mahinang apoy lang hanggang sa lumapot lang siya. Tuloy-tuloy lang po yung paghalo natin. Huwag po natin iwanan para hindi po masunog yung ating ube peeling. Ayan po, nakikita nyo, malapot na po yung ating palaman or yung ating ube cream. Ayan, alisin na natin siya sa stove, then ilagay na natin yung ating butter. Kailangan po yung butter natin ay malambot. Ayan, 2 to 3 tablespoon po yung pwede nyong ilagay. Yung sa akin po, 2 tablespoon lang po yung nilagay ko. Kung medyo mas malapot po yung inyong mixture, guys, pwede po kayong mag-add ng butter para lumambot po siya. Then ngayon, sasalain lang natin siya, guys, para maiwasan natin yung mga buo-buo, lalo't naglagay tayo ng ubi halaya or yung ubi jam. Kung wala pa kayong ubi jam or yung ubi halaya, pwede pa kayong gumamit ng ubi powder, pero pag medyo tumigas po yung inyong palaman or yung inyong mixture, mag-a-add lang kayo ng butter para lumambot po siya. Tantsahin nyo lang po. Ngayon, palalamigin natin siya. Lalagyan natin siya ng cling wrap. Dapat po yung cling wrap nakalapat po dito sa ating palaman, guys, para hindi po siya mag-moist o yung magtutubig. Ayan, ngayon palalamigin natin siya bago natin siya ilagay sa ating tinapay. Sa akin po, nilagay ko po siya sa ref para mabilis po siyang lumamig. Then ngayon, ito na yung ating dough. Umalsa na siya. Ayan, tanggalin lang po natin yung mga air sa loob. Ayan, then ikakat na natin siya. Remind ko lang, guys, huwag nyo po i-overproof yung inyong dough o huwag nyo pong paalsahin ng matagal kasi pag ganun po, mangangasim po yung ating tinapay. Kapag nagdoble na po siya ng size, kahit wala pa po siyang 1.5 hours, pwede na po yung inyong dough, ikakat nyo na po yun. Ngayon, hahatiin lang natin yung ating dough sa parehong size. Sa akin po, 60 grams each po siya. Depende po sa inyo, guys, kung gusto nyo mas maliit. Pwede po, sa akin po, 60 grams each po yung ginawa ko. Sa ganitong size po, pwede nyo po siyang ibenta. Yung 10 pieces po, pwede nyo siyang ibenta ng 150. Kung liitan nyo naman po, yung mga 35 grams lang or 45 grams, pwede nyo siyang ibenta ng 120 per 10 pieces. Pero depende pa po yun kasi hindi po tayo pare-pareho ng presyo ng mga sangkap. Kung medyo mas mahal po dyan sa inyong area, so medyo dagdagan nyo po yung presyo ng inyong tinapay. Ngayon, gagawin naman natin yung ating streusel o yung ating pang-coating sa ating bread. Pinaghalo-halo ko lang lahat ng ingredients dito sa ating mixing bowl. Then, hahaluin lang natin siya, guys, hanggang sa magiging crumbs na siya.
Pwede nyo po siyang haluin gamit ang inyong kamay. Basta siguraduhin lang po natin, malinis po yung ating kamay bago natin hawakan yung ating mixture. Ayan po, nakikita nyo, nag-crumbs na siya. Then, iset aside lang muna natin ito. Kunin lang natin yung ating unang na-roll na dough. Then, ipipress nyo para maalis po yung air dito sa ating dough. Then, hihilain nyo lang po yung gilid. Ilagay nyo po sa gitna. Then, iro-roll natin siya hanggang sa bumilog siya. Uulit-ulitin nyo lang po ito hanggang sa mabilog nyo na po lahat ng inyong dough. Then, after nyo po mabilog, guys, maghanda din po kayo ng 1/2 cup na milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk. Pwede rin po fresh milk. I-dip natin siya dito sa ating milk. Then, i-roll na natin siya doon or ilalagyan natin siya ng coating doon sa ating ginawang strassel kanina. Kailangan po, mabilisan lang po yung pag-coat natin ng ating strassel kasi medyo nagme-melt yung ating butter. Sa akin po, ginawa ko po, binilog ko po muna lahat, then sabay-sabay ko na po siya nilagyan ng coating. Ngayon po, after natin malagyan ng coating lahat, tatakpan natin siya ng cling wrap or malinis na towel. Paalsahin natin siya ng 1.5 hours hanggang sa magdoble lang yung size niya. Again po, remind po, huwag nyo po i-overproof para hindi po umasim yung ating tinapay. Then ngayon, i-bake natin siya sa ating naka-preheat na oven, 150 degrees Celsius, 18 to 20 minutes or hanggang sa mag-golden brown lang siya konti. Huwag nyo po masyadong ipabrown yung inyong tinapay, guys, kasi para dapat po ganito lang po siya, medyo brown lang siya para maganda po siya tingnan. Then ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano po kalambot yung ating tinapay bago natin siya lagyan ng palaman. Sobrang lambot nito, guys, doon po sa ginawa natin kanina sa pag-rest ng ating dough bago natin minasa. Pwede nyo na po siyang kainin, guys, ganito. Masarap na po yung ating tinapay kahit wala po siyang palaman. Bubutasan lang natin ngayon yung gilid ng ating tinapay para lagyan siya ng palaman. Kumamit lang ako ng chopstick. Ayan, bubutasan natin lahat ng ating tinapay. Pwede nyo po ito lagyan ng kahit anong klaseng palaman, guys. Pwede yung yema spread or yung Nutella. Kahit anong palaman na gusto nyo, pwede rin yung cheese. Ngayon, lalagyan na natin siya ng palaman. At eto na yung ating cheese bread with ubi cream filling. Ayan, sobrang lambot nito, guys. At yung palaman niya, tamang-tama lang po yung tamis. Hindi po siya nakakaumay kainin. Pwedeng-pwede nyo po itong gawing pangregalo or pwede ding pangnegosyo, lalo na ngayon paparating na po yung bare months. Ayan, ilalagay nyo lang siya dito sa ating lagay na transparent, guys. Depende po sa inyo, pwede po kayong bumili ng animan or yung sampuan. Sa akin po, sampo. Pwede nyo po siyang ibenta, guys, kada 10 piraso, 150 pesos. Or pwede nyo siyang liitan or pwede nyo siyang gawing 45 grams lang kada piraso, then ibenta nyo siya ng 120 to 130 pesos kada box, then lalagyan lang natin siya ng ribbon, ganyan, para maganda siya tingnan. So again po, nasa inyo po kung pwede po kayong bumili ng box na yung animan lang or yung tatluhan lang. Ayan.
Sana po nagustuhan niyo po itong video ngayon na ginawa natin at susubukan niyo rin po itong gawin sa inyong bahay. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood.